Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga taong sumusubaybay sa akin video blog. Sa araw na ito, I just like to discuss a topic about greed versus contentment. Whether you like it or not, lahat po tayo ay gusto natin magkaroon ng pera, mangarap ng mas malaking magkaroon ng magandang tahanan o magandang sasakyan, na wala namang masarap na kung tayo mag-aasam ng kagandahan pa, lalo na sa ating mga kinakain at para sa ating pamilya. Ang masama lang kung ito ay nababahiran ng kasakiman. Ano ibig sabihin? Lahat naman ng kalabisan sa buhay ay nagiging masama. Like for example, kung sobra ka na sa pagkain ng tsokolate at matatamis, ikaw ay magkakaroon ng diabetes. Pagkain ng mga ika nga ay masarap na pagkain, ay sobrang pagkain, lalo na yung mga pata, lechon, this coming Christmas, ikaw ay tataba. Paglalaro ng games na walang humpay na hindi mo na alam kailan ka matatapos at puyat na puyat ka, hindi mo rin matatapos ang iyong ginagawa. At paggastos ng iyong pera at hindi mo alam kung paano mag-budget, kakapuusin ka at minsan ikaw ay mapipilitan mangutang. So, nag-uumpisa naman lahat sa, ika nga, sa buhay, sa tamang hangarin, ika nga, in moderation. Pero pag umaabot na tayo sa kalabisan, kasunod na ito, ang lumalabas na po ang tunay na ating kulay. Ika nga, lumalabas ang ating kasakiman sa isang bagay. I do believe that there's a saying that money cannot change a person. Yes, that is right, but money can reveal a person. Sa wikang Pilipino, ang pera hindi kayang ang pera hindi kayang baguhin ng tao, pero ang pera kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Mahirap mapansin ang kasakiman sa umpisa, pero ito ay lalabas na lang ng kusa pag ito ay hindi na control. So, ano yung mga senyales na isang tao ay tunay na kinain ng ikangan ng ganit at kasakiman? Number one, more is never enough. Ika'y hindi ba makontento sa kanyang kinikita? Like for example, kumita na sinabi niya, pag ako ay naka-10,000 na, pag ako ay naka-20,000 na masaya na ako, nung tinamaan ng 20,000 kulang pa. Pag sinabi, ay nako, pag tinamaan ko 50,000, masaya na ako, nung tinamaan 50, kulang pa na naman. There's no such thing as satisfaction when it comes to what? Money. When you have this type of mindset, it will never be enough when you have more than what you have today. At kapag nakamit mo pa yun, ika ngayong gusto mo, ang nangyayari, you want pa more. Yun nga eh. That's a sign of greediness already. And number two sign, evident sign, is there's a tendency that you always want to compare yourself with others. Nakita mo yung kapitbahay mo na nakapark yung bagong sasakyan, yung gusto mo ay ayaw mo magpahuli at gusto rin mo rin na magkaroon ng sarili mo sasakyan. May bagong LV bag ang iyong kasama, eh, ikaw ibibili din at dadaigin mo pa. Kahit alam mo, tambak na yung mga bags ang nasa cabinet na hindi mo naman nagagamit. Kung ano yung nagustuhan mo sa pagbili ng mga bagay na ikinaiinggitan mo at kahit na di mo kailangan, ito ay already isang sign ng pagiging gahaman. Okay? And last, another thing that you and I got to check out also, yung madalis tayo mag-compromise ba? Yung ika nga yung paninindigan mo, yung paniniwala mo sa buhay ay nawawala lang. Just in case na gusto mo. Dahil feeling mo, kulang ang pera mo, anong gagawin mo? Mangungutang ka na kahit alam mong hindi tama yung gawain na yan. Dahil ika nga eh, nanalo ka lang ng konti, di ba? Ika nga eh, nagkaroon ka lang ng konting, ika nga jackpot, di ba? Sa buhay, ang gagawin mo, sobra-sobra naman, no? Ang gagawin mo talagang lahat, sobra-sobra ang gagawin mo para makuha mo lang. Na ika nga, to the point na uutangin mo. Despite na fact that alam mo medyo mali ang iyong pamamaraan, there's a tendency that we can justify our action para mapagtakpan lang ba ang ating kamalian sa ating buhay. So always remember this, greed is not an issue of money, it's an issue of the heart. Uulitin ko, ang pagiging ganit ay hindi po yan nasusukat sa dami ng pera, ito ay isang problema ng ating puso. Money is not the root of all kinds of evil. Again, pera hindi ang problema, but the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pagmamahal sa pera higit pa, no, sa ika nga reputasyon mo, sa pangalan mo, pagkikipagkaibigan mo. So, I hope na unawaan nyo kung saan tayo nang gagaling, no? So, wag po natin hahayaan na ang ganit po ang mananaig sa ating puso, sa ating ginagawa sa buhay. In order for us to be free from greed, I'll just give you three simple and practical tips para tayo makawala. Number one, you have to be thankful and grateful at all times.
Kahit ano mangyari, matuto tayong magpasalamat kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa araw na ito. Huwag natin titignan yung mga bagay na wala tayo. Matuto tayong magpasalamat kung ano yung pinagkaloob sa atin. Kung pinagkaloob sa atin, makakain po tayo ng mami lang sa araw na ito, magpasalamat po tayo. Kung ang merienda po natin ay biskit lang, matuto tayong magpasalamat. Kung tayo po yung sweldo po natin ay maliit lang, matuto tayong magpasalamat. Kung tayo po ay nagko-commute lang, matuto tayong magpasalamat. Kung hindi ka matutong magpasalamat, kung ano man ang meron ka ngayon, maniwala ka, hindi ka rin matututong magpasalamat kung ano man ang hinahangad mo para sa kinabukasan mo. Number 2, tigilan na natin ang sarili natin sa pagkukumpara sa ibang tao. There's no such thing as what you can outdo at other people. Because there are only 2 negative things that will happen. As I always say, when you compare yourself with others, you'll become proud, or number 2, you'll become frustrated and depressed because others are way ahead you. Proud because you are way ahead of others. Number 3, very important, kailangan manindigan ka. Stand firm in what is right. Do not allow your values to be compromised because of greed, because of wanting for more. So I hope itong session na ito ay naliwanagan po tayo. At nais ko sana magtanong sa inyo bilang pagwakas, kontento ka na ba sa kung anong meron ka sa araw na ito, sa buhay mo ngayon, or parati mong inaasam, or parati mong tinitingnan yung mga bagay na wala ka? Ikaw ba ay nagiging gahaman na? At sa paghahanap mo at paghahangad mo pa sana magkaroon ka ng mas marami, ito ba ay nakakabuti sa iyong pagkatao o nasasama, nagiging masama ka ng isang tao? So I just want to ask you this type of question, and I hope that you would reflect that all of us should be very careful of what we pursue in life. And I hope that once we pursue something in life, it will bring out the best in us, not the worst in us. I hope that you would continue to patronize and subscribe all my video blogs. And if you like this, please subscribe, click subscribe so I can send you more. Or number 2, please share this blog also, or this video blog, or this link to other people so that it can benefit them. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always chink positive.